So, good morning. Samahan nyo kami kung paano namin pinapainom si Jonas na kanyang gamot sa primary. So, meron siyang apat na klase ng gamot. Yun ang isoniazid, pyrazinamide, tsaka rifampicin, and then yung tablet. Yan, tinuturo ko pa. Tablet is itambutol. Yan. So, nakukuha yan sa center, libre lang siya, pero hindi lahat ng time may available na mga gamot. So, yung itambutol, 3/4 lang siya. So, ang gagawin natin dito ay hahatiin natin. Ayan. So, ganyan ko siya hatiin. 3/4 lang kasi ang dapat niya mainom. Then, yung matitirang maliit is itatabi para pagsasama-samahin lahat itong naputol. Then, pag naka 3/4 na, yun naman yung iinumin. Pero, since tablet siya, ang ginagawa ko is, i-dissolve ko siya sa water. So, ayan, nahati ko na siya. Ayan, kukunin ko yan. Yan, itatabi ko yun. Yung maliit. Ayan, lalagyan ko na siya ng water. Tapos, yung 3/4, ayan, nakatupi. Itatabi for the other day. Drink the medicine. Yan, so start na siya ng unang gamot. So, ang dati kasi, medyo struggle talaga siya sa pagpapainom kasi yung mga una at pangalawang araw namin na isusuka niya. So, nagdo-double dose kami kasi hindi talaga umaabot sa tiyan niya, nasusuka niya agad. So, ang ginawa ko noon is ginamitan ko siya ng dropper tapos yayakapin ko talaga siya kasi para hindi niya na maisusuka. Yes, ikaw naman mamaya. And then, nung ito, mahigit 1 month na kami. So, sunod-sunod ko na siyang napapainom at saka sanay na siya. Tsaka, bakit iinom ka ng gamot? Para magiging? Stronger. Stronger. Mawawala. Hello? Mawawala na yung? Sik mo. Mawawala yung sik ko. Aba, may gamot. Tatami ko. Opo. Very good yan, di ba? That is my slide eh. Doon tatawin ko, may slalight. So, yan. Nasa last part na kami nung gamot. Yun, nainom na niya. Very good talaga si Kuya Jonas. Hello? Hello? Yan, tapos na siya. Very good talaga si Kuya Jonas. So, yan, meron tayong pinaka copy nga ng papel. Tapos yun, naka-monitor doon kung pang ilang araw. So, dapat ito walang palya. So, ngayong araw, i-check na natin siya. Yan, hanggang July kami, maggagamutan. And then, for April, ang balik namin ay April 10. Yun yung monthly punta namin sa check-up kasi titimbangin siya, i-monitor siya. So, natapos kami ng 6:05 magpainom. So, ang ginagawa ko, nililibang ko siya. Yan. Saan tayo pupunta? Doktor, tati, nakapag-jackson ako eh. Opo. So, ngayon nga, pupunta kami muna sa labas. Magbabike siya. Lilibangin natin siya kasi after 1 hour pa pwedeng kumain. So, ang gagawin namin, magbabike muna kami, gagala, tapos bibili na rin kami ng almusal para pag uwi namin, ayun, pwede na siyang kumain. So yan, nasanay na siya na everyday, ganyan ang ginagawa niya. After uminom ng gamot, sasakay sa? Tricycle. Ang tricycle bike. Ano, di ba? Ayan, gagala tayo every morning, right? Bike? Yes, a bike. Yan ang purpose ng kanya. So, ito, after 1 hour, ayan, pwede nang kumain si Jonas. So, ang binili naming breakfast ngayong araw is champurado para sa kanya. Kailangan everyday, iba-iba kasi mabilis siyang magsawa. So, kailangan niya lang maubos yan. And then, ayun, gagawin na, maliligo na, maglalaro na siya. And then, pag may mga ganito nga pala kayong mga case, ayan, yung infection, kung makikita nyo, yan yung result. Primary cox or ano ba yung pronunciation yan. Kailangan lahat sa family member nyo magpapa-x-ray para malaman kung
kanino or may meron ba sa family niyo na may ganon. So yun lang, bye.